paniwala ng iba, may mga mensahe raw na ipinaparating ang mga mahal natin sa buhay na yumao na. Paraan para mapanatili ang koneksyon nila sa atin. Binisita ko ang pamilya ng yumaong aktor na si AJ Perez para alamin kung paano siya nananatiling buhay sa kanilang alaala 12 taon mula nang siya ay nawala. Isinugod pa sa Rayos Valentino Hospital sa bayan ng Panigit, Tarlac si AJ. April 17, 2011, ginulat ng isang nakalulungkot na balita ang bansa. Pumanaw ang batang aktor na si AJ Perez sa isang aksidente. The last time I received a call from AJ, it was 9:40 in the evening. And then he was telling me na he will be home soon and I don't have to worry. Thank you for all the support. 18 years old lang si AJ noon at masasabing kawalan sa industriya ng showbiz. Pero higit na malaking puwang ang iniwan sa kanyang naulilang pamilya. Bago pumanaw, tila may pangitain na raw ang aktor. A night before the accident, he asked me, "Mom, can I sleep with you tonight?" So, sabi ko, "Why not? It's okay with me. It's fine with me." And I didn't know na that would be the last na pala. I can hug him. Ang haba ng sinulat niya. Parang naghahabilin rin bago pa maaksidente. Kwento ng inang si Marivic. Nagsasayaw-sayaw ako doon and then sa loob to ng car. So sabi naman ni AJ, "Ma'am, kaya mo pala eh. Pwede ka pa, pwede pa daw." So I think that was the you keep on dancing. Yan yung tweet niya. And how is that memorable for you? Memorable kasi yun yung mga last few days before his sudden passing. Ma, kumusta na kayo? Walang magulang ang dapat maglibing sa kanyang anak. At labis ang panghihinayang ni Mommy Marivic sa panahong nakakasama pa sana si AJ. Ma. I miss you so much, AJ. So, I wish you're still here with us, but it's okay. I know you're happy there. And I hope you will continue guiding me and your dad. And Angelo, losing a child is so difficult. But I think as long as he's our son, I mean our child is there with us in our hearts, it will be more easier for us to keep all the beautiful memories of our child. Sa gitna ng pagdadalamhati at paghahanap ng kabuluhan sa maagang pagkamatay ni AJ, sumulat si Mommy Marivic ng libro. Smile of Hope kasi it's a story of unconditional love of a mom to her son. Doon ko naisip, sabi ko, why not? Kasi I was asking him, sabi ko, AJ, can you enlighten me kung ano ang title ng book natin? So, I thought of that. Sabi ko, why not? A Smile of Hope. Kasi sabi ko, yun ngang kilala si AJ doon sa smile niya. 8 taong gulang si Daniel. Isa sa mga mabuting naidulot ng mapait na pangyayari ang pagbibigay ni AJ ng gift of sight. For me, parang it's like visionary legacy na rin ni AJ. It's a positive way of channeling our grief. Kasi parang mas nakakagaan sa amin na nakatulong kami sa ibang tao. Maraming taon na ang lumipas pero ang anak nanatili sa puso ng kanyang ina. Kumusta na kayo ngayon? Ngayon, I think now we have the true healing unlike before the early stages of grieving na a lot of adjustments and a lot of changes. May mga moments pa rin na you still miss him, yung longing na to be with him. Sa mga panahong hindi kinakaya ang lungkot at grabe na pagka-miss sa anak, sa kwartong ito naglalagi si Mommy Marivic. Itong room na to, every corner, parang you called it a prayer room pero para rin siyang museum. Ano? Oo nga, because of the memorabilia niya lahat. So lahat yan may story, bawat. What did you decide to keep?
na mga ano, and bakit? Tuwing nakikita namin to, parang it's just like he's here with us. Ganun lang. Sa pamamagitan ng pagpaparamdam at mga mensahe, naniniwala ang ina ni AJ na hindi pa rin sila iniiwan ng anak. Lalo na sa panahon na kailangan nila ng gabay. For that time na meron kang medyo confused ka or parang you're not sure kung ito ba yung the right decision that you have to decide na gagawin mo. Parang nare-relate ko siya na I think this is AJ's message for me. Pag narinig ko yung music, yung mga music na gusto niya, feeling namin na he's just there guiding us. Gaya ng maraming nawala ng mahal sa buhay, magkahalong lungkot at ligaya ang makita sa panaginip ang taong yumauna. Kwento ni Mommy Marivic, hinihintay niya lagi ang pagdalaw ni AJ sa kanyang paghimbing para kahit sa panaginip man lang, buhay ang mga ngiti ng anak. Nakikita ko siya, yung smiling face niya, yung ganon. Tapos merong bihira lang yung nagsasalita. Oh, hindi ganon. It's more on the face. Parang happy kayo when you... Happy. Talagang parang solve lahat pag ganon. When you need it most talaga na yung mga situation na you need his guidance, nandun talaga siya. Saan mo nakuha to? Hindi ko. Kaya na tayo. Chinelas episode ng MMK na tungkol sa magkapatid ang huling proyekto ni AJ. At para sa pamilya ni AJ, makahulugan ito dahil sa tunay na buhay, siya rin ay isang mabuting kuya sa bunsong kapatid na si Jello. This is one of his jackets. So I have a lot of clothes that I still keep that are his. So thankfully, kasha pa rin. But yeah, I just wear them from time to time. Ramdam rin ni Jello na kasama niya pa rin ang kanyang kuya, lalo na sa mga espesyal na okasyon. Tila nakakahanap ng paraan si AJ na iparamdam ang pagmamahal sa kapatid. I wanted to wear something like a piece of him during my 21st birthday. So I wore this and it says kasi 21. So yun, it felt like a moment talaga na coincidence na baka my brother was telling me to find this necklace. Inspirasyon ni Jello ang kanyang kuya. Sa kanyang pagtatapos ng kolehiyo noong nakaraang taon, idinedicate niya sa kanyang kuya ang kanyang diploma. One thing my brother always was passionate about despite balancing show business and all, na he still cared about his education. And I think that's something that I wanted to bring with me. Naniniwala siyang sa lahat ng kanyang ginagawa. Ginagabayan siya at tinutulungan ng kanyang kuya AJ. Maihahalin tulad daw ang pagdadalamhati sa paghampas ng alon sa gitna ng dagat. May mga panahong banayad lamang na akala mo ay okay ka na. Pero may mga araw na lulunurin ka ng lungkot na parang hindi mo na kaya. Kaya kahit masakit at mahirap, malaking bagay ang mga magagandang alaala na bitbit mo sa iyong pag-usad. We just have to be more focused on the beautiful memories that we had together as a family. And of course, yung mga magagandang pinagsamahan. Yun na lang ang pwedeng babalikan natin. Mas madaling harapin din yung mga dadating sa buhay natin, as long as we have our angel with us. I think it will be more easier. Thank you.